Hello po mga kapi-TV, maligayang pagbabalik po sa ating channel at sa video na ito ay tatalakayin natin ang nakakita ng isang psychic na dadanasin na peligro ni Pangulong Duterte laban sa mga katunggali ni Bongbong Marcos. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel ay pakiclick like, subscribe and hit the notification bell para po maging updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At ang susunod din yung mapapakinggan ay walang halong pananakot kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Natalakay na natin dati kung sino nga ba talaga si Gurmit. Ano ang kanyang kakayahan at ang mga nagkatotoong hula niya. Kagaya na lamang ng US Presidential Elections, 2016 Philippine Elections, Miss Universe 2015, 2016, 2017, 2018, and 2020, Pacquiao and Bradley match, Miss Earth 2016 and 2017, Miss Grand International 2016, Miss Supranational 2016, Miss World 2016, 2017, 2018, 2019, Binibining Pilipinas 2017, 2018, 2019, at 2020. Katrina Ray, Duterte at Trump Administrations. At nabigyan na din ito ng parangal ng Manila Times na napaka-accurate ang kanyang mga hula pagdating sa pageantry. Alam ko, madami na ang naguguluhan sa inyo sa sinabi ko dati tungkol kay Bongbong Marcos. Pero si Bongbong Marcos ay mapupunta sa magandang posisyon. Nakikita ko siya sa isang mansyon o isang building na may malaking hardin na nakapaligid dito. Ngunit magbibigay din ako ng babala sa kanya na maging maingat, doble ingat, sa isang matalino at puso na katunggali na gagawin ang lahat para siya ay masaktan sa kahit anumang paraan. May nakikita din ako na numerong 14 o alpabeto na N na konektado sa katunggali na ito na magiging daan para masaktan ang isang tao sa isang mansyon na ang pangalan nito ay mayroong numero 4 o alpabetong D. Itong tao na D ay isa din itong kilalang tao na nasa panganib din dahil sa katunggali na ito ni Bongbong Marcos. Sino po kaya itong kinutukoy ni Gurmit na siyang katunggali ni Marcos? At sino naman itong prominenteng tao na letter D ang sinasabi niya na nasa panganib dahil sa katunggali na ito? Madami ang mga nagsasabi na itong D na ito ay si Presidente Duterte. Kasi alam naman natin na kaalyado ni Duterte ang mga Marcoses. Sa katunayan, may naisabi na siya sa kanyang mga pahayag na ang Philippines needs another Marcos. Pero ang tanong, sino kaya ang letter N na ito? Ayon sa mga netizens ay kabilang daw ito sa mga grupo ni Ninoy o mas kilala na LP o yung mga dilawan. Kayo po, ano po sa tingin ninyo? Paki-comment down below na lang po para po ating matalakay. Maraming salamat po sa inyong panonood mga Kapi TV. God bless po sa ating lahat and stay safe po.